Vicky, magandang araw sa inyo. Welcome po sa YouTube channel ko. So natutuwa lang po akong i-share sa inyo. Nakatanggap na po ba kayo ng regalo? So kapag po ba tayo nakatanggap ng regalo o tayo mismo yung nagbigay ng regalo, ano po yung nadarama nyo? So nais kong i-share sa vlog kong ito, ano ba yung mga bagay na nagdudulot ng kagalakan sa atin. At nais kong i-share sa vlog kong ito, ano ba yung natanggap ko sa buong linggo na ito, kung ano yung mga nakakapagpasayang bagay na natanggap ko sa buong isang linggo. So, nais kong i-share ito sa inyo, mga mamshi. So, ito mga mamshi yung ilan sa mga natanggap ko. So, pakita ko lang sa inyo. So, ito yung isang, binigay ng kapatid ko. Nung isang araw lang, nung pumunta kami sa kanila, binigyan niya ako ng tinapay at alam niya kasi mahilig kami sa tinapay. So, yan po. Tapos, ito din po dahil nagkaroon kami ng isang activity dun sa aming church. So, bigay po iyan nung naibiging kapatid. Yan po. So, paborito namin ito ng aking anak. Ang totoo, napakasarap po nito. So, ito din po. Bigay po ito na aking Mami Aning. Po. So, ito naman po, ito po ay para sa aking asawa. Hindi po. So, ito po yung aking mag. So, yan po. Bigay po ito sa akin. So, ito po, kanina lang po ito. So, bigay po ito nung isang maibiging kaibigan ko at kapatid. No? Si Merlin, bigay po niya ito sa amin. So, may maiulam na po kami. No? So, hindi ko po alam kung ano siya. No? Tapos, ito din po. Ayan, hindi po ba pagpapala yan? So, ito po, nabarihan na. Hindi na po yan buo. Pero kanina po buo po yan. So, ito naman po, dahil kami sana ay magmimerienda doon sa, kasi nagdala kami ng simple token doon sa aking kapatid. Pero, pinapagmerienda kami, eh, since pandemic po tayo ngayon. So, ayoko naman po na ako pa yung magdala ng virus sa kanya. So, kaya ito po, may bigay po siya, sabi ko, take out ko na lang. So, ito yung binigay na niya sa amin, na merienda. So, instead na meriendahin ko, so, simpleng mga bagay, pero alam niyo yung idinudulot po nito ay hindi basta sa atin. Ano po? So, pasalubong po na lang to sa aking anak. Tapos yan po, imbis magkape kami doon, so, ayan, bigay po niya yan sa akin. So, yan. So, imbis kainin ko po yan, sa akin na lang po yung mga anak. Tapos, ito naman po, ito naman yung simple token na ibibigay ko doon sa aking best friend. Ano? So, i-deliver ko po ito sa kanya sa isang araw. Ayan, kasama po yung bigay ng Mami Aming sa kanya. So, yan lang po mga mamshi. Ano, kung tayo po ay nagbibigay, may mga ito po, bigay ito ng Mami sa akin. So, kung tayo po yung nagbibigay, o tayo nakakatanggap, may pagkakataon tayo naman din po ay nagbibigay din. A few moments later. Hello mga mamshi. So balik po tayo uli dun sa ating usapan pagdating po sa pagbibigay ng regalo. So alin po ba ang gusto nyo mga mamshi o kayo po na nanonood ng aking vlog na ito? Alin po ba ang gusto nyo? Kayo po ang nagbibigay o kayo yung tumatanggap ng regalo? So alin po kaya ang nagdudulot ng kagalakan o kaligayahan na higit? Ano, bagaman ang totoo mga mamshi, ang pagbibigay po ng mga regalo ay isang paraan ng pagpapakita natin ng pagmamahal doon sa ating mga kaibigan o mahal sa buhay. Pero ano po ba yung nag-uudyok sa atin? Bakit po natin ito ginagawa? Ako po bilang isang nanay, kagalakan para sa akin na magbigay din sa paraan ng aking pagmamahal dun sa aking mga anak. Ang totoo, marami tayong iba-ibang paraan na maibibigay kung paano natin maipakikita yung ating pagmamahal, paano natin maipakikita yung ating pagbibigay.
ng isang napakahalagang regalo. Kasi marami sa panahon ngayon, ano, sabi nila, ang panahong ito ng Disyembre, ang pinaka the best na panahon para makapagbigay daw tayo ng regalo. Sang-ayon po ba kayo doon? Ano, o marahil, iintayin pa po ba natin ng isang espesipikong buwan para lang po tayo makapagbigay ng regalo? Ano, so marahil sasang-ayon kayo sa akin na hindi naman natin kailangan na maghintay pa ng isang espesipikong panahon, ano po, para makapagbigay tayo ng regalo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kaibigan, ano po, o sa mga bagong kakilala natin. Alam niyo po ba na yung simpleng pag-message po natin doon sa ating mga kaibigan, sa kapamilya natin, ay isang kagalakan sa kanila at paraan po natin iyon ng pagbibigay. O tayo naman sa bahagi natin kung tayo po yung pinadalhan ng isang magandang mensahe sa pamamagitan ng social media na ngayon. So, yun po pala i-act din ng pagbibigay sa atin. Ano, at hindi po ba isang kagalakan iyon para sa atin? Ano, kaya marahil sasang-ayon kayo sa akin ngayon na hindi na po natin kailangang maghintay pa ng espesipikong panahon para laang po tayo makapagbigay ng mga regalo. Ano, tulad po nung pinakita ko sa inyo kanina, ano, kung tutuusin, ano, parang mga simpleng bagay lang po iyan sa pangmalas marahil ng iba na merong higit na kakayahan na makapagbigay. Ano, pero para po sa akin, hindi ko po binabalyo kung ano yung ibinigay sa akin. Kundi binabalyo ko po kung ano yung essence o yung paraan na binigay nila ito sa akin. Ano, ang pinakamahalaga po sa akin ay tanggapin iyon dahil yun po yung pinaka paraan ng pagpapakita nila ng pagmamahal sa atin. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa mga kaibigan ko, sa mga kapatid, ano, na nagbibigay ng mga simpleng regalo, ano, sa mga mahal natin sa buhay. So, lagi po bang material na bagay ang paraan ng ating pagbibigay? Hindi po. Ang totoo, pwede po tayo magbigay ng ating panahon, pwede po tayo magbigay ng ating lakas. Ang mga bagay pong iyan ay isang mahalagang regalo din natin na naibibigay sa ating mga mahal sa buhay o dun sa mga kaibigan natin. Ano po. Meron po akong isang magandang mensahe na nais maibahagi din. Ito po ay isang paborito kong teksto na itinuro mismo ng Panginoong Jesus. Siya mang ito'y panahon ng pagbibigay, sabi ng marami, ang buwan ng Disyembre, ano. Pero alam niyo po ba na itinuro din ng Panginoong Jesus sa atin pala yung tamang pangmalas natin pagdating sa pagreregalo. Ano, yan po ay yung binanggit mismo. Ano, gamitin ko po yung isang passage sa Bible doon po sa ulat ng Gawa 20:35. Kung saan binanggit po ng Panginoong Jesus doon, sabi niya, mas maligaya, ano, may higit na kaligayahan ang pagbibigay kaysa pagtanggap. Ano, so ano po ang ibig sabihin? Malungkot po ba kapag tayo yung tumanggap ng isang regalo? Hindi po. Ang totoo, lahat pareho po tayong tumatanggap ng kagalakan, ng kasiyahan. Ano, at malaki po ang nagagawa talaga ito sa atin, lalong higit po sa panahong ito ng pandemya. Pero tulad po ng binanggit, ano, higit po pala talagang kagalakan, ano, ang tayo mismo ang magbigay. So hindi po natin kailangan, mga mamsi, magbigay tayo ng mga mamahaling regalo sa ating mga mahal sa buhay. Kahit ito isang simpleng panahon lang, ano, pwede po natin ibigay. So sana na may natutunan po kayo sa simpleng usapan natin ito pagdating po sa pagbibigay natin ng regalo. So, tandaan po natin, kapwa tayo nasisiyahan, tayo man po yung tumanggap o tayo po yung nagbigay. Ano? So, maraming salamat sa inyo mga mamsi sa panahon ng pakikinig ninyo at pakikipagkwentuhan sa akin. So, asahan nyo po sa iba pang mga pagkakataon, haasahan nyo na mas magiging kasiyasiya pa po yung ating kwentuhan at usapan. So, sana po kung bago pa lang kayo sa channel kong ito, pakisubscribe na lang po and pakiclick din po ng notification bell. Ano, maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Yaman tayo po ay nasa panahon pa rin ng pandemya. Ano, at lagi po natin tatandaan, kahit malungkot ang ating buhay, ano-ano man po yung kahirapan na nararanasan natin, huwag natin kakalimutan. Always keep smiling every day. Salamat!